Ay, sa kung sana talaga matuloy na. Anyway, ito pa. Pag-usapan ba natin? Ay, ito, halinawin lang natin to. Maganda ito. Meanwhile, Press Secretary Trixie Cruz Angeles issued an apology after... Si Harlin. Ito si Harlin, di ba? Incorrectly reporting that U.S. President Joe Biden had only spoken to President Ferdinand Marcos Jr. in New York during the U.N. General Assembly. According to White House readouts available on its website, Biden also met with at least three other leaders at the margins of the UNGA. While acknowledging that her first claim was untrue, Angeles insisted that the Philippines' request for Marcos to meet with Biden outside the UNGA was the only one that had been approved. So, eto ah, malinaw. Ang sinasabi ni Attorney Trixie, kasi noona sinabi niya na... At kumalat, tuwan-tuwa naman yung mga tanso. At sabi nila, tinan nyo na, si Biden. Si Osama Bin Laden. Ay, iba pala yun. Sabi nila, si Biden, siya lang ang minit, si PBBM lang. Nilinaw ni Attorney, Secretary Trixie. Sabi niya na hindi lamang po si PBBM ang minit. Nagkamali siya dun sa una niyang statement. Ito naman ang gusto ko dito eh. Ibig sabihin, pag kami mali, umaamin at kinokorek ka agad, di ba? Hindi katulad nung si Attorney Butas. Si Attorney Butas, kahit mali na, na-prove mo ng mali, wala, paninindigan pa rin yung katangahan eh. O ito, sinabi ni Attorney Trixie na hindi lang si PBBM, okay? Meron pang ibang na-meet na leaders, kasi yun ang in-announce ng US website, yung kanilang official website, pero outside of UNGA, ibig sabihin hindi kasama doon sa event na UNGA, si PBBM lang daw yung minit. So linawin lang natin, ha? Kaya alam mo, maganda tong itong si Attorney Trixie bilang secretary, kasi sabi ko nga dapat ganito ang natin. Marunong i-correct yung kung meron mga pwede na lang nang pabayaan eh, kasi wala naman masyadong nakapansin eh. Ang tuwan-tuwa lang naman yung mga tanso na sinasabi nila, "Oh, si BBBM lang minute ni Osama." Ay, Osama tuloy. Ni Bin Laden. Ay, si anong pangalan ng presidente nyo? Si Bin Laden. 'Di ba? So, siya lang daw ang na-meet. At least kinorek niya kagad yung sarili niya. Eh, pwede niya na palagpasin yun, pero kinorek niya. Kaya palakpakan natin si Secretary Trixie. At least, pagkaganyan kasi yung credibility ng tao, mananatili. Diba? Mananatili kasi nga po, pagka alam niyang nagkamali siya, ikokorek niya. Yun ang importante. Kasi yung maging perpekto sa lahat ng sinasabi mo, Si Biden. Kaya naman eh. At least kinokorek niya, di ba? Sabihin, credible siya. Kung meron siya mabitawan in the future na sa tingin niya mali, na nabitawan niya, kukorekin niya yung sarili niya. Pero yung mga katulad ni Attorney Butas, na sinabi niya, correct me if I'm wrong, nung kinorek natin siya, pinanindigan niya pa rin yung kabalian niya. May pa correct me if I'm wrong pa. Pero pinanindigan din naman niya yung pagkakamali niya. Grabe yung Attorney Butas na yun, ano? Tsaka yung mga kabutas niya. Ito ba? Next! Aha. Saan na yun? Ito, importante. Pinangalanan ng testigong hawak ng Special Investigation Task Group ang ilang sangkot umano sa pagkawala ng ilang sabongero sa Manila Arena nitong Enero. Kabilang daw dyan ang dalawang gwardya ng nasabing sabungan na inireklamo ng kidnapping at serious illegal detention sa Department of Justice. Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Sa isang gwardiyadong safe house... Ay, bakit? Sandali. Sorry. Sorry naman!
Ulit. Pasok. Pinangalanan ng testigong hawak ng Special Investigation Task Group ang ilang sangkot umano sa pagkawala ng ilang sabongero sa Manila Arena nitong Enero. Kabilang daw dyan ang dalawang gwardya ng nasabing sabungan na inireklamo ng kidnapping at serious illegal detention sa Department of Justice. Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Sa isang gwardiyadong safe house, nananatili ngayon ang 24 anyos na handler ng manok na si alias RV. Siya ang naging isang testigong hawak ng Special Investigation Task Group o SITG, kaugnay ng kaso ng nawawalang anim na sabungerong nag-derby sa Manila Arena noong January 13. Ayon kay RV, nakita niya ang mga pangyayari dahil nakapwesto lang siya sa kalapit na cock house o tirahan ng mga manok. Magkakasabay kong nakakuha, apat eh. Si Marlon Bakay, si Velasco, Mark Joseph Velasco po yan, pangalan nun. Mark Joseph Velasco, tapos Rondel Cristorum, tapos Ruel Gomez. Tapos so, si Jan Claude at si James Bakay, hindi ko po yun nakita kung saan kinuha. Okay. Basta nung nakita ko na lang, isinasakay na sila sa van. Ibinabaraw agad sa basement ang anim. Nung abutan ko sila, malapit na sila sa basement. Dito lang ako sa may hindi na ako bumaba talaga sa pinakang ground floor kasi baka isama ako eh. Sinisilip ko na lang ko sila. Nakita ko yung sasakyan. Bukas yung mga pinto, tapos doon sila pinapasakay. Tapos yung mga gamit ng biktima, may mga nagbababa din. Yung kahuli-hulihan nung bumaba sila doon, saka sila sa bala. Ang binabanggit niyang Don ay si Julie Patidongan, habang si Zabala ay si Mark Carlo Zabala, nakabilang sa siyam na gwardiya ng Manila Arena na inireklamo ng kidnapping at serious illegal detention sa Department of Justice. Patuloy na sinusubok ng GMA News na makuna ng panig ang mga inireklamo. Dati oh, may face mask, may face shield. Ngayon oh, nung wala na, face shield na lang. Kaya ako po sinundan yon, yung mga tao na yun. Kasi kakilala ko po talaga. Tapos, nung walang-wala po ako, doon naman ako sa kanila lumapit noon. Iginit din ni Arby na marami ang nakakita sa pangyayari. May mga CCTV rin sa basement. Mula po rin sa cock house, wala. Pero sa basement, tad-tad po ng CCTV rin. Eh sabi nila wala rin CCTV? Meron po, malaking kalokohan na wala. Kasi yung kainan nga lang po eh, may CCTV. Tapos sasabihin nila walang CCTV yung parking. Ayon kay RV, hindi naman daw siya natatakot. Kasama naman daw niya kasi ang kanyang mag-iina. At alam niya na tama ang ginagawa niya. Nasa tama naman ako eh. Kasi kung hindi ako tutulong sa kanila, pwede rin akong pakilaman ng kabila. Eh nandito naman po sa batas natin. Hindi dito lang po na dito lang po natingin sa kanila. Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Ayun, dalawa punto natin dito ha. Una, ang punto lang natin sana sana hindi ho kalimutan ito kasi parang yung ating gobyerno masyado nag-focus dun sa pogo-pogo na yan. At sa katunayan niya, sinabi nga ni nakita ko sa isang balita, sinabi ni Secretary Remulla na sabi niya nga wag naman sana i-totally na iba ng buong pogo. Yung mga illegal lang. Yun ang sinabi niya ha. Hindi ko alam kung yun ba ang magiging polisiyahan ni PBBM. Although yung kapatid naman niya na si Senator Amy talagang gusto na ipaban yung pogo. Okay? Ngayon sana kung gaano kayo naka-focus diyan sa pogo, na ako naman naintindihan ko na talagang meron talagang mga siraulo din talagang mga sa pogo. Okay? Pero sana isama niyo rin po yung isama niyo rin itong talpakan na siguraduhin niyo nang hindi nakakabalik kasi yan ang nangyayari, parang ang ginawa natin itong pogo ginawa nating racist issue eh. Ah, Chinese siya, masamang tao yan, animal yan, ganyan, Chinese, mga masasama ugali niyan. Wag naman pong ganun. Hindi naman porket Chinese masama ugali, 'di ba? Hindi naman ganun ang natin dito. Yung act ang ating pinupuna dito. So kung yung act nitong mga pogo workers mali, dapat talaga natin silang i-deport na. Pero yung mga nag-iisabong pa rin hanggang ngayon, pansinin nyo naman,
Wag naman yung puro kayo tunganga na lang din sa pogo-pogo na yan. Nag-aabang kayo ng Chinese na mare-rescue. Basta ire-rescue ninyo, Chinese, ang bilis nyong kumilos eh. Pag na-trouble, mga Chinese ang nakidnap, ang bilis nyong kumilos eh. Di ba? Yan yung nakakairita dyan eh. Isipin mo to ha, makinig kayo maigi. Nagagawan pa yung NBI tsaka yung PNP nung ire-rescue yung Chinese. Eh, kamusta naman po itong nasa mga nawawalang tao ng isabong? Kailangan ho ba may reward pa bago ho tayo gumalaw? Huwag naman po sanang ganun. Hindi ah, ako hindi ko naman sa inaano, pero hindi ho maganda yung ganun. Mantakin mo isang batalyon ang pinapadala ng NBI at saka ng kapulisan nung nire-rescue yung mga Chinese worker. Isang batalyon, kita nyo naman sa balita yun. Etong kababayan natin na wala sa isabong, parang anyway, nakarang administrasyon naman kayo, tsaka na lang kayo. Eh baka kailangan lang siguro nila maglabas ng ano, na reward money. Sana lang sa akin, again. Wala akong pakialam kung anong lahi, Chinese, Filipino, or whatsoever. Ang punto dito, kung sino yung mali, sino yung nagkaroon ng illegal act, sana pantay-pantay ang ating pagtingin dito. May mali sa Pogo, tama. Lihin, ikulong, i-deport. Pero meron din yung napakarami yung mali sa isabong na parang wala nang pumapansin. Porket ang mga namumuno dito o mga may-ari nito ay mga bigatin. Takot ba kayo sa mga namumuno dahil bigatin, yung iba pa kongresista? Sana naman medyo ano tayo, wag naman ho tayong maging ganun. The next performance will start momentarily.